Magandang araw po sa inyong lahat. Tara, atin po muling pagnilayan ang salita ng Diyos para sa ikatlong linggo ng Kwaresma. Mga minamahal na kapatid, ngayon pong ikatlong linggo ng Kwaresma, dinala tayo ng magandang balita sa loob ng Templo ng Jerusalem. Biblically speaking, the Temple of Jerusalem is the center of worship of the people of Israel. Ang templo ay ang lugar kung saan sumasamba, nagpupuri at nag-aalay ang mga tao ng iba't ibang sakripisyo sa Panginoong Diyos. Pero ayon po sa ating magandang balita, ang templo na dapat sana'y maging lugar na banal ay ginawang parang palengke ng mga tao at naging sentro ng korupsyon. Sa lugar kung saan sana ang naghahari ay katotohanan at kabutihan, ay mas nangibabaw ang dayaan, lokohan at pandalamang. Kumbaga, ang templo ng Diyos ay naging lungga o pugad ng mga magnanakaw, o sa madaling sabi, nawala na ang paggalang sa kabanalan ng templo. The house of God became too ordinary, and the people have deliberately forgotten the sacredness of God's temple. Mga kaibigan, sa panahon natin ngayon ay ito rin ang sakit ng maraming Katoliko. Kinakalimutan at winawalang halaga ang kabanalan ng bahay ng Diyos. Nakakalungkot man pong sabihin, pero may mga kapanalig tayo na madalas sa halip na magdasal sa loob ng simbahan ay wala nang ibang ginawa kundi ang magingay at makipagkwentuhan. Yung po bang sa halip na kausapin ng Diyos ay kung ano-ano at kung sino-sino ang pinag-uusapan, at kung minsan pa nga ang laman ng usapan ay chismis at balitang walang katotohanan. May mga kapanalig din tayo na kahit sa loob ng simbahan ay hindi nahihiya na manood ng kung ano-anong palabas sa kanilang mga cellphone, at sa halip na makinig sa pagbasa ng salita ng Diyos, ang pinagkakaabalahan ay ang pagtingin sa laman ng kanilang cellphones. May mga kapanalig din po tayo na hindi nagsusuot ng tamang damit sa loob ng simbahan. Yung po bang magsisimba, pero ang suot ay parang mag-outing o tatambay lamang sa kapitbahay. May mga kapatid din po tayo na nagagawang magkalat at mag-iwan ng basura sa loob ng simbahan. Nakakapanglabot din pong isipin na kahit sa loob ng templo ng Diyos ay may mga taong naaatim na gumawa ng kahalayan at kamaniyakan, at idagdag pa natin yung mga tao na kahit sa bahay ng Diyos ay nasisikmurang magnakaw at pumatay ng tao. Mga kapatid, ang mga bagay pong ito ay ilan lamang sa mga konkretong paglapastangan at pambabastos sa ating simbahan. Kaya nga po, ngayong ikatlong linggo ng Kwaresma, tayo po'y pinaaalalahanan na pagtibayin natin ang ating pangako na itaguyod at proteksyonan ang kasagraduhan ng bahay ng Diyos. Nawa, tayo po mismong mga taong simbahan ang unang magpakita sa ibang tao ng mataas na pagrespeto at paggalang sa ating simbahan. Iwasan na po natin ang pag-iingay o ang pagkakalat ng jismi sa loob ng bahay ng Diyos. Huwag po nating gawing palengke o parke ang simbahan. Sa halip, igalang po natin ang katahimikan ng lugar na ito. Itikom po natin ang ating mga bibig kung wala naman tayong importanteng sasabihin. At sa halip, ang buksan po natin ay ang ating mga puso para mas makausap natin ang Diyos. Sikapin din po nating magsuot ng tama at desenteng damit tuwing tayo ay haharap sa Panginoon. Tandaan po natin na ang katagpo natin sa loob ng simbahan ay ang Diyos, ang VIP ng mga VIPs. Therefore, we must don our best clothes as a sign of our deep respect to God. Nawa, tayo din po ang manguna sa pag-aalaga ng kalinisan at kaayusan ng ating bahay-sambahan. At kung sakali man po na may mapansin tayong kalat o dumi, ay huwag tayong deadma o walang pakialam. Sa halip,
magtulungan po tayo na mapanatili ang kagandahan ng bahay ng Diyos. Sana rin po, tuwing dadalaw tayo sa ating simbahan, ay isang tabi muna natin ang ating mga social media connections at mas focus tayo sa ating spiritual connection sa Diyos. Let us use the time we spend in church to deepen our love relationship with God. At sana naman po ay huwag tayong matatakot o mahihiyang magtama sa mga kapatid nating nakakalimot gumalang sa bahay ng ating Diyos. Bilang panghuli, nais ko pong bigyang diin na ang paggalang at pagmamahal sa simbahan ay hindi lang po limitado sa pag-iwas sa mga maling gawain. Ang ating pong respeto at malasakit sa inang simbahan ay mas nakikita sa mga kabutihan na inaambag at binabahagi natin. Mga kapatid, sana po ay huwag tayong magsasawang tumulong at sumuporta sa mga gawain ng ating simbahan. Kung nabibigyan po natin ng panahon ang ibang bagay, nawa po, huwag tayong mawawala ng panahon para sa bahay ng Diyos. Kung nagagawa po nating mag-ubos ng yaman para sa ating sariling ligaya at luho, sana naman po ay matuto rin tayong magbahagi ng bukal sa puso para sa misyon ng inang simbahan. Mga kaibigan, ang simbahan ay ang templo ng Diyos. Ito'y banal na lugar, pero huwag nating kalilimutan na ito ay bahay din natin lahat. The church is our home. We are the true church. Kaya nga kung bahay natin ito, aalagaan, igagalang, at mamahalin natin ang simbahan ng buong puso. Amen. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong lingkod, Father Kurt Molos, dito po sa TV ni Kristo, sharing the Word of God in the virtual world. Maraming salamat po. God bless you always.